Hi everyone! Welcome back sa ating channel. It's been a while since nag-upload ako sa ating YouTube channel and na-miss ko to. Miss ko magkaroon ng me time. And ang video natin ay tungkol sa pagiging tourism student ko. So itong video na to ay Get Ready With Me. Hindi ko pa alam kung anong title nito, basta Get Ready With Me. So kung interesado kayo kung ano ang mga pinaghahandaan ko araw-araw bilang isang tourism student, let's get into the video. Una kong ginagawa, syempre kagising mo, first is maliligo ka. So nakapag-shower na ako. And after ko mag-shower, hindi muna ako nagbibihis. Dahil ang una kong ginagawa ay ang buhok ko. Ang tawag dito, nagbablower muna ako ng buhok ko. So, magblower muna tayo. So, guys, gusto ko lang i-share, SKL, ano. Sa school kasi namin, kailangan nakaban ka palagi. Kapag hindi ka nakaban, may parusang mangyayari sa'yo. Hindi, joke lang. Pero required talaga na nakaban ka, nakaayos ka, basta naka-makeup ka kapag tourism student ka. Kailangan talaga full pack ka, ganun. Tapos, regards naman sa mga short hair, kapag nagpa-short hair ka, kailangan hindi mo na siya naiipit ng ganyan, guys. Kailangan. Yung taktak talaga, yung hanggang dito. Ayaw mo nagbaban araw-araw, magpa-short hair ka yung hanggang dito. Ayun yung ginawa ko, guys. Pero, wala. Naiipit talaga siya. So, baka, ganyan, oh. Kapag ganyan, nahuli ka ng prof mo, kailangan mo talaga mag-ban dahil wala kang magagawa. So, mag-ban ka na lang. Huwag ka na magpa-short hair. So, wala lang scale. Ipit na tayo, dami kong daldal. So, guys, huwag nyo na lang pansinin yung third eye ko dito. Ang sakit niyan, guys, sobra. Isa pang tip, guys. Huwag kayong magbabangs. Kasi kung magbabangs man kayo, punong-puno kayo ng clip dito. Bawal din ang nakabangs doon. Kasi kailangan, clear yung mukha mo na nakikita nila. So, kailangan malinis yan, maayos. Ganun talaga ang pagiging tourism student, maarte. Pinili mo yan eh. Wala kang choice, di ba? After niya, naglalagay kami ng ganito. So, kapag wala kang ganito, may parusa ka rin na may parusang naghihintay sa'yo, sis! So, okay na tayo. Ito na lang bangs ang ating problema. So, kukuha lang ako ng clip. So, guys, usually kasi, ito lang yung daladala kong pouch. Ang laman lang nito, foundation, yung powder ko, yung lipstick, mirror, isa pang lipstick, at saka itong hand sanitizer. Kasi, guys, nung una, nagka-foundation ako, pero powder lang, hindi yung liquid. Nagka-foundation ako, pero since nung na-realize ko na malikabo, hindi na ako nagpa-foundation sa bahay. Kasi nag-face mask naman ako. So, hindi naman nakikita yung mukha ko, yung kilay lang, ganun. Ang ginagawa ko lang talaga, nagkikilay lang ako, at saka nag-lipstick, tapos konting mascara. Ayun lang, tapos, gora na. Pero kapag dating ng school, magpupunas na ako ng muka, tapos doon na lang ako maglalagay ng powder. Kasi nga, sobrang alikabok sa panahon ngayon, guys. Pero ngayon, dahil hindi na tayo maglolokohan dito, ano, magpa-foundation tayo, dahil hindi naman tayo magbabiyahe. Magpa-foundation tayo from Maybelline Fit Me. Pero bagong lahat, mag-primer muna pala tayo, dahil may alaga tayo, ano, medyo nanganganib siya. Baka siya'y mga anak pa dyan. So, mag-primer tayo. So, after nun, mag-foundation tayo. So, share ko lang, guys. Since pinag-uusapan na natin ang pagiging tourism student ko, nung una, nahihiya ako. Lalo na kapag sa maraming tao, tapos nakikita nila, naka ganun yung suot mo, akala feeling ko tuloy iniisip nila na nagtatrabaho na ako sa airline, lalo na sa SM ako sumasakay kapag umuwi ako. Syempre papasok ako sa SM kapag may bibilhin, pero araw-araw na sa SM, nasa Watson kahit wala naman bibilhin.
ayoko yung ganun yung tinitingnan nila ako. Kasi feeling ko may dumi ako sa mukha or what. Pero nasanay na rin ako. Siyempre, araw-araw ka ba naman pumunta ng SM sa maraming tao? Hindi ka ba masasanay? So, next is maglagay tayo ng powder from Nichido. Ah, kilay na tayo. Where's my pangkilay? So, gusto ko lang linawin, guys, sa mga nagsasabing madali lang daw ang pagiging tourism student. Hindi siya madali, guys. Akala nyo lang madali. Hindi. Hindi talaga siya madali. Kasi ikaw ba naman mag-memorize ng isang region, i-memorize mo yung mga capital nila, i-memorize mo yung mga festival nila, kung ano yung mga tourist spot nila, i-memorize mo. Guys, mahirap yun, promise. Pero kung gusto nyo talagang maging flight attendant, hindi ko naman kayo pinipigilan na huwag nyo nang ituloy, pero sinasabi ko lang na mahirap siya at hindi siya ganun kadali. So, kailangan kasi kapag nagkikilay ako, yung full pack talaga, yung hindi, yung sisiguraduhin mo na hindi siya mabubura. Kasi wala kang time na mag-ayos eh. Hindi ka naman pwede mag-ayos sa classroom. Bawal yon. Hindi ka pwedeng magpolbo-polbo, magsuklay-suklay. Hindi pwede yun, guys. Kaya kailangan, kapag nag-ayos ka, i-full pack mo na yung siguro din mong hindi siya mabubura. So, after natin magkilay, maglalagay ako ng konting-konti lang ng eyeshadow. Sa school kasi namin, hindi pwede yung naka-eyeshadow ka. So, pero mag-eyeshadow tayo ngayon. Alam ko kasi hindi pwede mag-eyeshadow doon, pero mag-eyeshadow tayo ngayon. Pero yung konting-konti lang, yung hindi masyadong malata. Mag-eyeshadow tayo. Ganyan lang, light lang talaga. Kasi baka mabash ako na sinabi kong bawal nga mag-eyeshadow, pero nag-eyeshadow naman ako. Wala, gusto ko lang talaga mag-eyeshadow ngayon, hindi naman nakapapasok ko, guys. So, wala lang. Pasikat lang to. Bida-bida kasi ako eh. Ay, bida-bida! And sa mga curious pala kung magastos ba ang pagiging tourism student, magastos siya, syempre, kasi tourism nga eh, palagi kayo nagtutour. So, ayan. Simple lang. Sabi ko sa'yo, simplehan lang natin. Kasi baka mapagalitan tayo, ano? Sinabi kong hindi tayo pwede mag-eyeshadow, pero nag-eyeshadow ako. Pero, okay lang yan. Di naman tayo papasok. Di naman ako mag-eyeshadow pag mapasok ako. So, maglagay na tayo ng eyeliner. Pero kapag nag-eyeliner ka, guys, okay lang. Pero huwag ka naman mag-false eyelashes. Please, ano? So, after nyan, mag-curler tayo. Siyempre, mag-mascara na tayo. So, maglagay din tayo ng konting eyeshadow dito sa baba. After nyan, hindi naman ako nagko-contour doon kasi hindi naman kailangan ng ganon. Nag-blush on lang ako. So, hindi ko alam kung anong gagamitin ko lipstick. Kaya, dalawa yung lipstick ko dito kasi nagbabago-bago yung isip ko. Pero, halos pareho lang naman sila ng shade. Pero, itry natin tong Ever Belena. Pero, ito na lang. Sige. So, feeling ko, guys, mag-contour tayo ng ilong. Ilong lang. So, guys, dahil ma-arty ako, Hindi naman ako nag-highlight kapag mapasok ko. Pero mag-highlight tayo dahil bida-bida tayo. Diretsuhin na natin, ano? So, ayun guys. Nakapag-bihis na ako. And nakapag-palda na ako. So,
So, huwag nyo nang pansinin kung malaki yung chan ko, ano. Madami kasi ako kinain kanina. Hindi ako nakapag-ready na mag-film ako ng ganito. So, after nyan, maglalagay ako ng aming pin. Itong pin na to, kailangan mo siya palaging suot dahil kapag hindi mo ito suot, ikay magbabayad ng 20 pesos. So, kung ayaw mong ma-20 pesos, ilagay mo na lang sa ID mo para hindi mo nakakalimutan. Kasi ako, dun ko nilalagay para hindi ko nakakalimutan. Kung wala ka rin ID, magbabayad ka ng 20. Wala kang scarf, magbabayad ka ng 20. Kung ano yung kulang sa uniform mo, magbabayad ka. Para matauhan ka sa susunod. Kailangan mo nang kumpletuhin ang iyong uniform. So, after nyan, ayusin ko na ang aking beret. Maglalagay na ako ng beret. Kukunin ko lang. So, ito ang aming beret. Ito din, guys. Kapag wala ikaw na beret, kailangan mo magbayad ng 20 pesos at kailangan mo siyang straight. Yan. Kunwari, ito yung hati. Kailangan nakahati talaga yan. Wait lang. Ito ang pinaka-struggle sa amin eh. Feeling ko straight naman na siya. Diyan na lang. Kasi hindi ko manap yung mga pin ko eh. Yan na lang. Isa na lang. Ayan. So, after nyan, ako ay magko-coat na. Ito ang aking coat. Ayan!